Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, may mga gawain na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tagapaglikha sa mga araw, sa mga lugar na kung ito ay iyong isa sa buhay at gagawin, matimbang ang kanyang mga gantimpala. Ganyan po ang habag at pagmamahal ng Allah sa kanyang mga alipin, nang sa gayon ay makabawi tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan. Kaya bagat naman huwag natin palampasin. Batid nyo ba, mga kapatid at aming mga kababayan na nakikinig na hindi pa Muslim, ganito po ang kagandahan ng Islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tagapaglikha ay binibigyan niya ng pag-asa na hindi dapat maging mawalan ng pag-asa ang kahit sino man sa atin, sa anumang uri ng ating pagkakasala. Huwag lang magtambal sa kanya, magbalik loob at magtauba, at insya Allah tayo kanyang patatawarin. Mga kapatid, bukas ay ika-30 ng araw ng Syawal, at ang susunod ay ang buwan ng patapos na po ang Dhul-Qa'dha at papasok na ang Dhul-Hijjah. Kailan ito? Sa isang araw. Doon po magsisimula ang ika-isa ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, sa Sunday mag-iisa na ng Dhul-Hijjah, o sa Sabado. Kasi hindi, bukas Sabado, di ba? Sabado, sa isang araw ng Sunday, doon magsisimula ang Dhul-Hijjah, na kung saan ayon sa mga pantas, walayalin asher, ang 10 mga araw na araw ay ito ang pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat lang, marapat lang ang ating mga gawain, ang ating pagpupuri, ang ating pagdidikar, pagbibigay ng sadaka, pakikitungo ng mabuti sa tao, sa ating mga kamag-anak, asawa, pamilya, ay dapat dito po manumbalik at lalo pa nating paramihin, dahil mas marami ang reward dito na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mga pantas, nagkaroon sila ng dalawa. Ang pinakamabuting malugod na sagradong mga gabi na 10 ay sa 10 ng Ramadan. Dito sa ayan na ito na sinabi ng Allah na walayalin asher. Sa 10 araw ng gabi ng Ramadan, napakalugod yun sa Allah, dahil dun bumababa, kumbaga, dun bumaba yung Laylatul Qadr. Pero itong sa araw ay ito po yung Dhul-Hijjah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi niya pinalampas na siya ay mag-ayuno sa Dhul-Hijjah, na ito yung pang ika-siyam ng Dhul-Hijjah, at magaganap po ito itong this coming Monday, yung isang Monday. Kailan yun? Siguro po ay mangyayari yun sa yun yung pang-siyam na Dhul-Hijjah. Anyway, mga kapatid, ang pinakapunto rito, ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng nawarad sa Bukhari, sa hadith ni Bukhari, na si Abdullah ibn Abbas, haytho annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdalu minha hadhihi illa qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, faqal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja fi baytihi yukhatiru fi sabilillah walam yarja illa binafsihi wa malihi. Fima ma'na al-hadith? Ang ibig sabihin ng hadith na ito, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na nabanggit niya sa Bukhari, na ayon sa pag-uulat ni Abdullah ibn Abbas, na anong mga gawain na pinakasagrado at malugod sa Allah maliban sa mga araw na ito, ang pangsampung araw ng Dhul-Hijjah, at ito po ay magsisimula sa isang araw na. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng tao o sugo ng Allah, maski yung pakikipaglaban sa Allah, mas matimbang ito. Sabi ng Propeta, oo, mas matimbang ang mga gawain na ito sa 10 araw ng Dhul-Hijjah, maliban na lamang sa isang tao na siya ay lumabas na nakipaglaban sa larangan ng Allah, sa kanyang buhay,
at sa kanyang kayamanan at wala nang natira, ibig sabihin namatay na siya sa jihad fi sabilillah. Mga kapatid, ang mga timbang ng mga gawain dito, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka, pag-aayuno. Ang paghukom po ng pag-aayuno, pwede po tayong mag-ayuno sa mga 10 araw na ito, pero huwag tayong mag-ayuno sa araw ng Nahar, yung celebration doon sa Dhulhijjah, dahil bawal na po at hindi kaaya-aya na tayong mag-ayuno, dahil dapat tayo ay magdiriwang sa mga araw na yon. Pero yung mag-ayuno tayo na sunusunod, o mag-ayuno tayo na araw din after a day, o mag-ayuno lang tayo sa araw ng Dhulhijjah, lahat po ito katanggap-tanggap. At ang mga gawain dito, lahat ng mga gawain kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana sa mga puntong ito, napulutan natin ang aral, nagbigay sa atin ng alaala na ang buhay natin dito sa mundo, napakaikli lamang, samantalahin po ang lahat na gawin ang mga natitirang buhay natin sa pagpuri, pagbabalik loob sa Allah, paggawa ng kabutihan at pagsamba sa ating tunay na tagapaglika, ang nag-iisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilma, anallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin wa yuhibbut tawabin. Patawarin tayo ng Allah, mga kapatid. Hanggang sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.